Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Kalingap Kuya Potpot Vlog at meron na isang reaction video guys, no? Mula po sa upload ni Kalingap Edo. Guys, actually ito isang throwback reaction video, no? Ito yung mga late upload po ni Kalingap Edo, no? No, mga past vlog niya guys, kung saan siya ay nag house tour at no, siya ay namitas ng kanyang ng bunga ng kanyang tinanim na passion fruit, no? Siyempre, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Mega love shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab. Sampu ng kanyang mga kasamahan. Siyempre, mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroon, naway lagi po kayong gabayan ng ating buong mega pal. At siyempre, no? Mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta, no, kay Kalingap Edo at sa kanyang katambal, no, sa kanilang tambalan ni Beyonce na EDC guys, no. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo mga Kalingap. Hindi ko na kayo maisa-isa or hindi ko na ma-mention ang mga group name nyo at sa baka kasi may mamiss pa ako. Basta mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan guys, simulan na natin ang ating throwback reaction video, guys. Hello po mga Kalingap. Nandito po tayo ngayon sa aming bahay at welcome po sa aming maliit na garden dito sa likod ng bahay namin. Ayan, mga bunga. Ayan, guys, no? At ayan, nandiyan sa, no, pinakita sa atin or tinur tayo rito ni Kalingap Edo sa kanilang maliit na garden na alam naman natin, no, na talagang mahilig silang magtanim, no, silang mag-anak, no, guys, no. At yun ay nasabi niya rin po ni Kalingap Edo sa unang vlog niya na mahilig silang magtanim ng kanilang ng kanyang nanay at tatay, no, guys. So, ayan, guys, nakita niyo naman talagang marami siyang pananim, no. At tinuturo nga tayo, guys. So, sundan pa natin. Wala pa, hinaw pa. Ang liit lang niya, mas mataas pa ako sa ano namin sa puno. Pero ang grabe ang bunga, di ba? So, ang maganda si Milia. At yan po passion fruit. O guys, yung passion fruit namin. Ayan, silaw, grabe. Yan. Isang taon na po yung nakatanim. Yan po. Ito, hinog na to eh. Hinog na siya. Ayan guys, no, may tanim rin pala siyang silang passion fruit guys, no, sa mga di nakakalam ng passion fruit. Ay masarap na prutas siyang guys, no, medyo parang lasang orange nga ang panlasa ko din diyan guys, no. At ayan nga kulay verde yan pag hindi pa hinog at parang magkukulay yellow green yan pag hinog na guys, no. Masarap po yang kainin ng matamian po yan, masustansya saka maraming bitamin at sustansya na ibibigay sa ating katawan niyan guys. So sundan pa natin ang pag-hoster sa atin ni Kalingap Edo sa kanilang mini garden guys, no. Pag naninilaw po yung ano, yan. Pag naninilaw na po yung ilalim, yan na po ang sign na medyo mahihinog na siya. Pero ito po inog na to kahit medyo tingnan niyo po ang diferensya. Ito po green na green, ito po medyo dilaw-dilawin na. May yellow green na pala. Yan, pwede na po itong pitasin. Pero mas maganda po kung ganun. Ay, wait lang. May sala. Ay, yung ano, nakakailang. Ay, di makita. Yun po. Pag naninilaw na talaga po siya. Yan ang yan sign. Wait lang po. Yan. Nakikita niyo po yan. Yan na po ang ano, totoong inog. Yan po talaga masarap na yan. Matamis na yan. Inaano po yan? Inilalagay sa tubig. Tubig na malamig tapos hahaluin po natin para na siyang lemon, ano, orange juice. Sarap niyan. Favorite. So, ayan, guys, no? At yun nga, no, ayang prutas na yun, guys, no, parang mabagin, no? At ayan, guys, nakita nyo, no, talagang tinanim niya, hinaustor tayo at in-explain niya, no, kung paano ang itsura ng isang, prutas na yun, yung passion fruit, guys. So, sundan pa natin ang pag-house tour noon sa atin ni Kalingap Edo guys, no. To kaya tinanim ko to isang taon at kalahati. Ay, isang taon na pala tong nakatanim. Sakto, isang taon na ngayon. October ko to tinanim, may November na ngayon, no. May set 1 year na. Ayos, ang dami pong bunga, grabe. Hindi ko kalahin na ganito. Pangit nga po na pagka-setup ko eh, pero parang shade na rin yan dyan para hindi masyado mainit. Kasi
po, mainit minsan dito. Pag summer po, mainit talaga kaya ito. At parang ipinantabing ko ito dito sa kadepensa na rin sa ulan. Kaya lang parang hindi healthy yung iba kung puno ng ano, ng papaya dito. Pero itong mga puno ng papaya dito magaganda po. Saka yun, yun po talaga pinaka the best. Ang dami. Yung nyug naman, ang pangit na. Dati, grabe bumunga po yan. Sobrang ganda niyan. Saka yun, kalamansip na yun. Ang dami niyang bumunga dati. Ngayon, wala na. Dati po naglalaragulaga na yan. Di na namin pinapansin ang bunga niyan. Tatlo yan dati. Ngayon, dalawa na lang. Mamamatay na. Mga 10 years na yan eh. Tapos yung oregano na pati. Yung ano namin dun, yung... Wait lang po. Yung guyabana dito. Pag ano po kasi, pag ma... bare months, grabe po yung magano dyan, magulan, kaya nasisira yung mga halaman namin ganyan, yung guyabano, kaya pinuprutol yan ni Papa. Tapos ito po yung mga talbos ng kamote. So ayan guys, no, at talagang napakarami ng mga tanim nila guys, no, talagang mahilig talaga sila magtanim, no, ng prutas. At ayun guys nga, at nakita din natin yung tanim nilang papaya guys, no, ano, yung mga parang dwarf papaya guys, no, yung malilit lang ang puno pero hitik mamunga guys, no. Maganda yung semilya, no, na naitanim nila guys, kasi yan yung magandang papaya guys, no, kahit ano na mababa lang ang puno niyan pero guys, hitik po talaga sa bunga. At yun, sa sinabi rin po ni Kalinga Pedro guys, no, siyempre may mga prutas na ano din hindi masyadong umano sa panahon ng tag-ulan guys, talaga totoo yun, no. So may mga prutas talaga hindi talaga hindi maano sa resistensya sa ulan guys, no. At alam naman natin pag buwan talaga ng September, October, no, maulan na dyan eh guys, no. Kaya nung nagpunta kami dyan sa diet guys, grabe, nung first punta ko dyan November guys, nag-uulan talaga guys, halos yung buong na ilang araw namin nag-stay dyan, walang patid na umuulan guys, no. Although pabukso-bukso pero halos araw-araw, so, sa loob isang araw minsan 3 to 4 times na pabukso-bukso po talaga yung ulan guys. So ayan, sundan pa natin ang pag-houster po ni Kalingap Edo sa atin guys, no. Sarap yan. Sarap yung ipang sigang. Oh, may gabir ng konti. Ito, paano to? Ano to? Ubi? Para siyang ubi. Ito, pwede ka mangikito eh. Daming-dami nito eh. Ang dami pong palubos ng kamuti. Yun, oh. Sarap. Sarap yan. Kaya di po talaga kayo maubusan ng pagkain sa probinsya. Sarap talaga. Mabuhay pag dito lang. Kaya pa lang, oh, may bagong similya, oh. Ano kaya? Ito pechay. Ay, pechay. Tama. Ito po, lemon. So, mamimitas tayo ngayon ng passion fruit. At let's go. So, ayan guys, no. Talagang nakita nyo naman. Talagang, mahilig talaga sila, no, sa pagtatanim guys. At nakita nyo naman, even yung talbos ng kamote na napakalago, no. At ito yung masarap, eh, halos sa sinigang. Tama si Kalinga Pedro. At talagang, napakasarap talaga ng mamuhay ng simple, no, sa probinsya, lalo pa masipag ka talaga magtanim guys, hindi ka talaga magutulog ng ginagawa nila guys, no. Yung may mga pwedeng itanim, no, sa loob ng bakuran, kung may mga bakanting kayong ano space na pwedeng pagtanimnan, ay ano gawin natin pa, ano, pwedeng gawin pa, ano, maging productive guys, no, tamnan ng mga posibleng itanim like nung ganyan mga tanim ni Kalinga Pedro, may papaya, no, may passion fruit, may guyabano, boss, may mga similar pa sila, may puno pa nga sila ng kalamansi guys, no, at may ilang ano rin tanim na gabi guys, which is no, yan yung mga bagay na hindi mo na kailangan bilhin, na makukuha mo na sa yung bakuran pag talaga masipag ka magtanim guys, no. Even dito sa aming lugar guys, no, may mga hindi na kami binibili, no, na mga gulay, no, na pwede naming iulam o makain, no, or at makonsumo guys, no, tulad ng ngayon, katulad ng tanim nila Kalingap Edo guys, no, dito sa amin din sa probinsya ay ano, may hilig din na kami magtanim dito, may mga ano kami dito, puno ng yang guyabano, kamyas, bayabas, no, miracle fruit, no, yung mga talong, sili, okra guys, ampalaya, sa bakuran lang, no, basta may space ka lang sa bakuran, pwedeng
itanim din sa bakod nata. Para hindi na, hindi na tayo ano, bibili pa, no? Hindi ka na mag-iisip na nabibilihin pa yan, guys, which is pwede mo na ma-harvest at healthy pa, guys, no? Kung sariling tanim, guys, so, talagang grabe, nakakahanga talaga itong pamilya ni Kalinga Pedro. Ang hilig talaga nila magtanim, no? Kita nyo naman sa dami ng tanim sa bakuran nila, guys. So, sundan pa natin. Ito po, mga Kalinga, so we're back po. At magpapasalamat nga po pala ako una sa supporter ko sa YouTube at sa Facebook. At ganoon na rin po kay Kuya Balat Kalinga Prab po at sa grupo po. Supportahan niyo po kami. Salamat po. So, simulan po natin ang pag-itas ng bato. First pick. Kunin po natin. Nakakaindi po talaga pag ito. Ay, naglag na. Yan, nabenog po. Ayos. Ayan po yung ibang mga bunga dito sa likod. At dami po. Bubur, malalaraglag na yung iba. Hindi tayo doktor. Pero may, pwede naman mag-research. Ayan. Po. Guys, no, ang daming bunga ng passion fruit nila Kalinga Pedro. Which is, ano yan, masarap gawing juice yan, guys. No? Ihalo mo yan sa tubig, malamig lang. No? Kakatatanggalin mo doon sa pinaka ano no doon sa pinakabalat niya at ihahalo mo no kakatanin yan no parang i-extract mo guys mapakasarap po niyan refreshing pa guys at talagang na ano at healthy guys no at ano at nakita niyo naman guys na nalaman din natin na isa sa mga favorite ni Kalinga Pedro yan na prutas yung passion fruit guys na sinabi nga niya ay pwedeng ihalo sa malamig na tubig no lalagyan lang ng konting asukal para may manamis na miss ang panlasa guys no dahil although matamis na po yung bunga ng passion fruit pag hinug na kaya lang siyempre lalagyan kasi ng tubig sa yellow so medyo tatabang so yung pang ano lang yun sa lasa guys so which is pero healthy po talaga at nakaka-refresh yan yung passion fruit na gagawin mo siyang ano cold drinks guys so sundan pa natin. Dami nang nakuha ni Kalinga Pedro no itong bunga ng passion fruit no na at mukhang dadalhin niya kay Brother Jose no guys so ayan si Brother Jose ay pinsan din po ni Kalinga Pedro yan dahil pamangkin din po yan ni Ate Ed na vlogs guys sa mga sa inyong kaalaman guys no so sundan pa natin ang adventure ni Kalinga Pedro guys no sigurado sa puto na to kay Brother Jose. At mahilig talaga ako sa ganito po sa mga orange na ganito, mga ano, prutas na ganito. Mas masarap kainin kaysa sa lasa din naman siyang ano eh, para siyang royal, yung parang ano, kung tanda niyo po yung royal na ano, soft drinks, parang ganito lang lasa nila, lagyan mo lang ng konting asukal. Guys, no. Para mention na naman dito yung Royal. Naalala ko tuloy, guys, no, sa mga nakasubaybay kay Kalinga Pedro, no. Parang may naalala na naman tayo, guys, dito sa Royal, no. Doon sa inuming Royal, guys, no, which is alam naman natin na binuksan ni Edo 'yon, no. At alam niyo kung saan nangyari kaninong vlog 'yon nung hindi niya akalaing na nabuksan niya na hindi na para na para sa kanila yung kundi para sa isang beneficiaryng dinalaw nila, no, guys. Yung Royal guys so talaga nga mukhang pa ano na lagi simula pa lang mukhang matanda na si Kalinga Pedro nung favorite niya pala yung Royal din guys so ayan so sundan pa natin ha stamp po yun kaya di ko maintindihan kung bakit mas gusto ng ibang ganong pro ano yung umin kung ako lang kaya kong palaging uminom ng ganon mas masarap pa nga eh nakakabusog pa di pa masama. Yes guys, no, yung ano, sa pagtatanim ng mga prutas which is
Healthy talaga yun sa katawan, guys. Tulad na nga yan, tanim niyang passion fruit. Guys, no, pwedeng gawin niyang ano, juice, no? Malamig na ano, pwede nga malamig na gawing malamig na inumin niyan juice na yung passion fruit, talaga nakaka-refresh po yan, guys. At talaga tulad na sinabi ni Kalinga, pwede tubig at yelo lang yan sa kakaunting asukal para yung lasa niya, guys. Pero ano talaga yan, parang lasang orange juice din, guys, ang ano niyan, ang lasa niya ng passion fruit, guys, which is alam naman natin na ano yan, healthy sa katawan, guys. So sundan pa natin natin ang kalusugan natin para mas matagal pa po natin ma-enjoy ang buhay. Mas masarap po talaga ang mabuhay ng matagal at malakas sa enjoy nga tayo ngayon. Susunod na ilang taon, masama na ang pakiramdam natin. Di na natin magawa yung gusto natin kahit marami tayong kwarta. Pangit lang ganun. At yun po, health is wealth, guys. Hindi yan nabibili. Sige po, mapunta na tayo sa Kalarap at bibigyan natin sila, titingnan natin kung gusto nilang kumain ito at kailangan nila nito, at parating kinakain namin doon ay puro karne at saka kung ano-ano lang. Okay po, ito na po yung ating passion fruit at si brother si bibigyan natin. Ano po, brother kayo na guys, so dinalhan niya, no, nagpunta sa bahay nila Kalinga Prab para dalhan sila si Brother Rose, siyempre, at sila Kalinga Prab ng bunga ng tinanim niyang passion fruit, guys. So ayan, no, sundan natin kung gagawing juice ba nila tong passion fruit, guys. Guys, no, tingnan nyo, tingin pa lang, mukha ano, tsura pa lang, nakakatakam na itong passion fruit drinks, no, na ginawa ni Kalinga Pedro, guys, no, talagang, nakita nyo, no, tsura pa lang, ay mukha na talaga siyang masarap at masustansyang, malamig na, pampalamig na inumin, guys, so sundan natin. Guys, no, nilagyan ng yelo at hinalo-halo ni Kalinga pa. Edo, pansin nyo, guys, no, kulay orange din siya, no, nung kinayo niya at nilagay, no, at tinimplang ginawa rin juice, guys, no, pansin nyo, no, parang orange din talaga ang tsura, guys, no. So sundan pa natin. Grabe.
grabe no, naubos na yung isang baso na passion fruit cold drinks no. Po at maraming salamat po sa mga nanonood ng vlog at thank you po. Ulitin po, paki-subscribe po at paki-click yung bell icon sa baba, sa gilid ng ano, sa right side. Tapos paki-click din po yung all. Ano ba Darius? Ay! Darius, subscribe ako ano? Opo, paki-subscribe si Kaliga Pedro, si Kuya Edo. Kulit ng ano, kulit ni Kaliga Pedro dyan, no? I don't know, yung aso ni Kaliga Prab, no? Mukhang ayan guys, no? So sundan pa natin. Ay, Darius. Makulab tayo, Darius. Malakas ka, ay. Darius, ito ba? Makulab. Opo! Opo! Makulab. Yan. Gusto mo maligo, Darius? May tae ka na. Ayoko po. Guys, no, si Darius, isa sa mga aso ni Kalinga Prab yan, guys. Ang kulit, no? Makita nyo na, napaka... Ang kulit naman ng aso na katabi niya, no, si, na si Darius, guys. At, ano, mukhang makikip... Ano, no? Makikipag-collab daw kay Kalinga Pedro, sabi ni Kalinga Pedro. So, no, guys, at nakaka, ano talaga. Kaya ko din talaga minsan si Kalinga Pedro, guys. So, sundan natin. Ano, say bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye po! Jutong ka na? Sige po, yun lang po, salamat. Tauli din po. Thank you sa lahat ng supporter. Salamat po pag-share, pag-like, at subscribe. Thank you po. Ayan, guys, no, natapos na. At guys, grabe, ayan po nga, vlog na yan ay 2 years ago kung saan talagang ano, no, ano tayo, itinur tayo no ni Kalinga Edu no sa kanilang mini garden guys, nakita naman natin na napaka-grabe nga na, ang dami nilang tanim na talagang mahilig silang magpamilya na magtanim no guys. Tayo no, dami nilang tanim doon sa bakuran nila no, may talbos ng kamote, may gabe, may papaya, passion fruit, may guyobano, may calamansi pa nga guys, at may mga bago silang similya na nakalagay sa black bag no na ano ano pa lang nila, punla pa lang guys no. So at ayan guys, so talaga nga at dito nalaman natin na ang passion fruit isa sa mga favorite pala niya ni Kalinga Pedro. At guys no, nanguha siya no, namita siya ng mga hinog na bunga nito at ano, dinalaan si Brother Jose no doon sa Kalakalinga Prab. At ayun, nagtimpla rin siya ng passion fruit cold drinks guys no, talagang which is napaka-healthy no nitong ganitong inumin instead na iinom pa tayo ng mga carbonated drinks guys na tulad na nabanggit ni Kalinga Pedro dyan no, yung sa yung Royal, ika nga sabi nga niya. At parang ano, pag nababanggit ulit ni Kalinga Pedro no, na may naaalala ko no dyan sa Royal na yan guys. So ayan no, hanggang dito na lang na lang po ang ating throwback reaction video guys no. Maraming maraming salamat po. At syempre bago tayo tuloy magtapos ay syempre batiin natin no si Kalinga Pedro. Congratulations sa isa na namang achievement na nakuha mo guys, na nagkaroon na siya ng bagong sasakyan. At syempre guys, congratulations din sa kanya. Siya po ay top 7 sa Kalingap Charity Partners guys. No? Pampito po si Kalingap Edu. No? Pumasok siya sa top 7. At syempre, congratulations din sa kanyang channel guys. Road to 300 na, no? 300K. Guys, as of now, nung na-check ko ay 265,000 subscriber na siya guys. Ang bilis po na subscribers ka ni Kalinga Pedro nitong mga huling linggo no guys. So ayan, ako'y muli bumabati sa iyo Kalinga Pedro no, sa congratulations sa lahat ng achievement mo guys. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Maraming salamat po. Ito muli ang yung Kuya Photo Vlog no, hanggang sa muli nating reaction. Bye-bye. There's a vlogger named Kuya Pot, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Pot, he's the